Good morning mga ka-Aussie. So ito na yung ating torque drive ng Kimco Racing King LKG2. So pinag-aaralan ko ngayon kung paano ko siya tatabasin, kasi yung tabas nitong female torque drive sa taas medyo concave ganun. Hindi siya yung parang sa Aerox na diretso lang na ganun. Pag ganun siya. So ang tapas ko dapat paloob din. So ito nakikita ko, ayan, pagka nakalagay yung pin, medyo malaki pa yung gap niya. Ang gusto ko sana mangyari, hindi naman sobrang sagad na sagad na ganyan, kasi tatama na sa bakal sa bakal. Hindi naman ganyan. Ganto siya yung original, ayan. Siguro ganun, ayan, mga ganyan lang. I think 0.5 movement yun. So dito sa baba, wala na akong problema dahil meron na akong spacer. Dito naman sa taas, 0.5 lang din. Ganyan yung original, ibababa ko lang ng konting ganyan. Para sumampa yung belt din. So tatlo yan mga kaosi yung gagawin natin. Okay mga kaosi, sukatin natin yung stock. So dito tayo mag-start sa 25. Ayan. Hindi ko kasi makita yung caliper ko eh. Sa 22, tatlong guhit. So pabababain niya natin ng kahit isang guhit o isa't kalahating guhit. Using my SR4 dome. Ayan. Ayan, ganyan siya. So yung speed niya depende. Kapag ka tinapakan mo paunti-unti ito, ayan, medyo marahan lang siya. Pero be safety mga kaosi. Kailangan nyo magsuot ng gloves kasi yung mga ginagrind yung bakal dito, sobrang ninipis nyan. Baka pumasok sa skin nyo. Time to time, lagi nyo lilinisin ito para nakikita nyo yung groove na ginagawa nyo. So conical yung loob nito sa taas, pero sa baba diretso lang. So pa-conical lang din yung gagawin kong tabas sa kanya. Ito dapat medyo hindi sumayad dito sa O-ring. Pero baka tamaan din. Wala namang kaso dun as long as kikinisin nyo talaga. Maayos. So isa lang muna. Ito, paluluwagin natin ng konti. Kailangan ito yung nagwo-work, huwag yung pipilitin. Hamo ito yung tumabas, huwag yung mismong kamay nyo. Ito, medyo delikado tong mga to eh. So ingatan nyo lang yung mga mata nyo. Ako kasi medyo matagal ko na itong ginagawa, kaya alam ko na yung technique kung paano iiwasan yan. Pero nung mga nauuna-una ako, talaga na napakasakit nyan. Okay, tapos testingin natin. Tingnan natin kung may nag-improve. Okay, check natin mga kaosi. Yun. O, pumasok siya. Kulang pa ng konti. Pero nararamdaman ko na ilundo, okay na. Medyo sumara siya ng konti, pero konti lang. Ayan, so isang guhit yung natanggal. Pwede pa natin gawing kalahati, ayan ganyan. Subukan natin pa, konting-konti na lang. Ayan. Testingin natin. Alam nyo kasi yung konting grind na ganun, minsan malaki yung bawas talaga. Kaya ingat kayo pagka gagawin nyo ito mga kasi. Medyo pagka first time natin, baka mapasobra tayo, masira. Okay, tanggal gloves muna. Yan o, smooth o. Okay, check natin.
halos sumara na. So yun, tama na to. Ang nabawas natin mula kanina ganyan siya, tatlong guhit. Tapos naging isa't kalahating guhit. Okay na yun. Okay na ako dyan sa isa't kalahating guhit na yan. So ganun din yung gagawin ko sa dalawa, pattern. Di ko na masyado ipapakita yun kasi magkakamukha lang naman yung gagawin ko. Ingatan nyo lang na huwag talagang sumagad doon sa ring. Ayan, dito sa O-ring. Tapos mamaya kikinisin natin yan, ipapakita ko sa inyo kung paano. So ito mga kosi, napantay-pantay ko na siya. Medyo mahirap gawin talaga, medyo matagal. So ngayon, kikinisin natin siya, yung ginawa natin, ipapalis natin. Ayan, para hindi magkasugat yung pin. Lahat ng edge aalisin natin para mawala ng talim. So kung gagawin nyo to, magtira din kayo ng room para sa liliha kasi tumatabas pa rin yan kahit papaano. Malaki pa rin ang tatabasin yan. Ayan oh, ganda oh, kinis oh. Oh, mirror finish no. Kaya nakinis na natin lahat. Yan, so ganun lang din yung gagawin ko sa dalawa. Ikinisin ko lang din na ganyan-ganyan. Ayan o, kinis o. So ito mga ka-osi, natapos na natin yung ating custom female half shib. So mirror finish na siya mga ka-osi. Ayan o, lahat yan. And then medyo naka-curve siya doon kasi yun naman talaga yung style nitong torque drive ng Kimco Racing King. Ayan. So minirror ko na rin yung ilalim. Ayan. So ngayon ang ginamit ko talagang pin na itong sa Aerox ko. Meron kasi ko rin itong spare to. Kasi yung sa Racing King medyo worn out na siya. Pero ito bago pa to, kasya to dito mga ka-osi. So kung di nyo pa napapanood yung part 1 kung bakit ganito yung ginawa kong style, hindi ko na gin-grind itong ilalim, nandun sa part 1 yung dahilan. Panoorin nyo yun mga kaosi. So ngayon, lagyan natin ng lithium grease para dumulas yung oil seal. Kasi tinanggal ko rin yan. Ayan, lagyan natin. Yo. So ingatan nyo lang na malagyan yung ilalim kasi kakalat yan. So ngayon lagay natin itong Aerox pin. Ito mga kosi, lagyan natin ng high temp grease, lithium. Yan. Hindi naman kailangan sobrang dami. Okay. Yan. Yan, smooth siya mga kaosi. Okay, nabuo na natin ng ating custom female half shib sa stock torque drive ng Kimco. So ito mga kaosi, na-lube na natin. Yan. Okay na okay siya. Check natin kung nakasampa ngayon yung belt ng stock ng Kimco. Yun. Definitely, mas nakasampa siya ngayon kesa nung una ko siyang ginagamit. Nung una kasi parang ganito siya. Ayan, ganyan siya nung una. Pero ngayon, na-modify natin, ayan na siya.
Medyo gradual pa yung modification ko kasi yung iba tinotorno to sa ilalim. Sa stock, kahit walang pin, hindi talaga sumasarado. May gap pa rin siya. So kahit maisagad ko yung grind ko, hindi pa rin talaga sasarado kasi nga malaki yung bakal na to. Ito. Kailangan tong tabasin or dito sa male half sieve. Eh ayoko namang masacrifice yung tibay niya. Kaya di ko na ipapagrind. Konti lang yung naidagdag niya sa close. 0.5 mm I think. And then sa open, 0.5 or 1 mm. So yun, so ikabit na natin ngayon. So ito yung stock spring na ilalagay natin. Stock na lining with JBT 1500 clutch spring. Ito muna yung ginamit ko na washer niya. Yung stainless na nilagay ko. Ayan. 0.5 mm to I think. Ayan. So sa mga ngayon lang to nakita, panoorin nyo yung part 1 para mas maintindihan nyo kung bakit ko nilagyan ito. Ayan, bago nyo barilin mga kaosi, situate na medyo mahigpit na. Low settings lang tayo, MacTech gamit. Check ulit natin. Ito, medyo nakapiga na talaga. Yun, masagad siya ngayon mga kaosi. Yun ah. Ayos na ayos ah. Ayan oh, masarado siya ngayon oh, mas maliit. Ayan, binabalik na natin mga kaosi. Then itong drive face. Okay, barilin natin ng 19 mm. Tingate ko sumagad. Yun oh, nakasagad oh. So mas magiging maganda yung response natin ngayon dyan mga kaosi. Gumanda yung RPM response nya. Ayos oh. Lakas. Gumani ABS. So definitely okay yung ating ginawa sa ating torque drive. Mas nag-improve din yung RPM range niya, mas responsive siya ngayon. So tagumpay yung ating ginawa sa torque drive na stock ng Racing King. Merong arangkada at meron ding dulo yung settings natin sa Racing King. Yun. So, ite-test drive natin to sa bypass ulit at top speed natin. Tingnan natin kung ano makuha. Then, abang-abang lang kayo sa ating NMAX. Sunod na yan. CVT lang din yan. Makina stock lang din. So, yun. Siguro hanggang dito na lang mga kosi. Always ride safe. Peace.